Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga air sign. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Also, this is a timeless love reading. So pwede kang hindi makaresonate or makarelate ito sa mga sasabihin ko. Kung makarelate ka, please do subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat sa lahat ng likes, comments, shares. Sa lahat ng yan. Okay, so start na natin ang reading. Okay, for our air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so yung main energy mo is the Four of Cups and the Three of Cups. Okay. Bottom of the deck is the Six of Cups. Yung iba sa inyo, possible na may mga gusto kang balikan, makipag-reconcile, makipagkita, pero parang hindi ka sigurado. Iba sa inyo, pwedeng pag-uwi lang naman ito, no? Or, pwedeng pag-uwi, pagpunta sa something na gusto mong balikan or gusto mong pasyalan. Pero nakikita natin, parang, yung iba pwedeng occasion na parang hindi mo naman sure kung mangyayari or magagawa mo, okay? Kasi possible na okasyon ito, no? Pwede may kinalaman sa marriage na attendan, or pwede may kinalaman sa simbahan yung iba. Pero take only what resonate, guys. Pwede namang hindi para sa lahat yan. Basta nakikita natin, ang focus mo dito is yung gusto mo makipag-reconcile or gusto mo may puntahan na something, but you're not so sure kung mangyayari ba ito, okay? For if this is you, this could be your reading, no? So, pagdating naman sa person mo, we do have here the Ten of Pentacles and the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I feel like itong person na ito, whether love or hindi, no? Kasi yung iba pwedeng hindi love ito. Maaaring matindi yung paghihintay na ginagawa niya na mag-end kung ano man yung nagiging problem niyo dito. Kasi gusto niya ring makibagkita or gusto niya ring may mangyaring pakikipag-reconcile sa'yo. Yung iba, no, I'll tell you this, guys, hindi to, not necessarily love ito. Yung iba, pwedeng hindi love yung kakonek mo. Okay? And, and with the King of Swords, nakikita natin itong person na ito na parang, sa ngayon, wala siyang magagawa, kundi ayusin mo na yung problema niya. Pwedeng may kinalaman sa money, okay, or finances, or may problem siya kasi nakikita tayo ng someone na parang medyo naging nauning gastos eh, alam mo yon. And ngayon pwedeng nagiging problem niya yung money because inuna niya yung gastos na hindi naman importante. Okay? And alamin natin what happened in the past. I feel like you're dealing with someone na talagang alam mo yon, yung nagkakaroon ng choices. Okay, if this is with regards to your love, kung ang kakonek mo is a love, in the past, itong person na ito, nakaramdam ng sobrang lungkot kasi pwedeng may kinalaman sa pagta-travel or a connection na, or pagta-travel na hindi nagawa or nangyari. Okay? And, no, that is for someone na connecting dun sa parang hindi naman love. By the way, I can see someone here watching cartoons. May nakikita akong cartoon. Pwedeng ikaw ito or sa paligid mo may nanonood ng cartoons or TV or something. This could be your reading. Okay, so sa nakikita natin dito with the Two of Cups, I can see friendship with you and this person. And yung iba, no, hindi naman para sa lahat. Very, very, very few of you. Pwedeng may third party na involved dito. And with the Seven of Cups, nakakakita tayo itong person na ito ng parang nagkamali siya ng pagpili eh. Parang masyado siya naging dream. Alam niyo yun, medyo tumaas yung kanyang pangarap or yung dreams niya. And parang gusto niya kunin yon, pero parang not necessarily dreams, pero yung sa palagay niya, ito yung dapat kong makuha, ito yung dapat kong gawin, ito yung dapat kong sabihin, na nag-cause sa kanya kung bakit siya nalungkot in the past. Kasi possible na hindi naging maganda yung resulta.
Okay, both of you. Yung iba naman sa inyo, if you're dealing with someone in a relationship, possible na may another person na involved. Okay? What's with the present moment with you and your person? Okay. Alam mo yung iba sa inyo kasi pwedeng hindi talaga hindi talaga love reading ito. Pwedeng yung iba iba naman yung kakonek. Pwedeng relatives, ganyan. Okay, so we do have here 5 of swords, 3 of pentacles, and the ace of pentacles. Walang pagbabago eh. Pwedeng yun nga kung nag-expect ka regarding sa pagta-travel in the past, possible na hindi rin, during these times, no? Pwedeng hindi nagiging possible. Kasi maraming mga dumating sa'yo with the Ace of Pentacles or dumadating talaga, ngayon pa lang, dumadating na. Pwedeng opportunity regarding money or masyadong mahirap para sa'yo kasi kailangan mong i-work out kung ano man itong mga nasa isip mo. Okay? Sa ngayon, nakikita ko naman na masaya ka, na okay ka naman. Pero yun nga, maaaring may mga planong nauudlot. And pagdating dito sa left side, which is your person, we do have your 3 of pentacles. Tinatry niyang i-work out po unti-unti. No? May mga nag-a-advise or nagsasabi sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin sa sarili niya. Not only sa sarili niya, pwedeng may kinalaman sa connection ninyong dalawa. Okay? Na ganito dapat mong gawin, ganito ganyan. So, maaaring nakikinig siya dun sa mga yon. Okay? Yung iba naman talaga ang win-workout ng person is yung finances niya. And nakikinig siya dun sa mga tao sa paligid niya. Okay? So, punta tayo sa near future for you and your person. Okay, we do have here 2 of wands. So, we do have here 10 of cups, 9 of swords. What's with the 9 of swords? Justice. And bottom of the deck is the chariot. Okay. Let me clarify the 2 of 2 of wands. Okay. So, nakakita tayo ng fast movement in the near future with you and your person. Meron siyang mga bagong, gusto niyo mag-take ng risk sa something na maaaring. I can feel like your person is leaving or pwedeng, kasi hindi hinahayaan ka muna niya or hindi siya masyadong magpaparamdam or hindi siya masyadong mag-focus sa'yo. Kasi maaaring nakikita niya marami kang problema or marami ka talagang pagdadaanan in the near future. Especially pagdating sa yung iba, you could be married, so pwedeng sa marriage, pwede may kinalaman sa contract, okay, na possible na hindi maging maganda yung resulta. Or if you're facing legal matter, okay, medyo hindi maganda yung sinasabi dyan, okay. Or papunta ka pa lang dyan sa meron ka mga legal matter na kahaharapin or hindi pagkakasuntuhan pagdating sa mga documents or papers. Okay, so another, so there's a problem na nakikita natin. Pero bibigyan kita ng advice kung paano mo maaayos yan. We do have here the 2 of wands, the fool, or paano maiiwasan, no, itong future events na ito. So ito yung person mo sa nakikita natin. Marami siyang plano, marami siyang gustong mangyari. And yun nga, possible na in the near future mag-focus siya doon sa mga bago. Sa buhay niya, I can feel like your person being happy here kasi pwedeng ma-shift yung kanyang focus. I can see your person na pwedeng, alam mo yon, pwedeng may kinalaman sa phone niya. Either meron siya mga kakausapin na makakapagpalibang sa kanya or magtuturo sa kanya kung anong mga dapat niyang gawin or unahin and or improvement sa sarili niya. And yeah, bagong adventure ang nakikita natin sa person na ito. There's a fast movement here in the near future for the both of you. And I can see happiness in a way na parang possible na kahit problemado ka, pagdating naman kasi sa usapin ng pamilya, sa usapin ng friendship,
okay ka naman pagdating doon. So, yeah. Alamin natin, no? As I've told you, paano maiwasan itong problem na dumadating sa'yo that you will face in the near future, lalo na nga kasi pwedeng sa marriage or pwedeng sa papers, legalities. Okay, one more card. Yeah, I can see you having regrets. May mga problema dito na kailangan mong kaharapin. Yung iba kailangan ng tulong or kailangan ng yeah, kailangan ng tulong. We do have the Strength card, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito sinasabi dito kasi huwag ka masyado magmadali. Use your mind, huwag yung emotions mo, huwag masyadong pabugso-bugso. Okay lang yung ugali mo na huwag ka masyadong nag-i-expect kasi masakit yung expectations. And yun na nga, no? Yeah. Pagdating sa finances mo, ganun din. Be more open sa kung ano yung mga nasa harapan mo ngayon. Kasi possible na nandyan yung, sabihin na natin pagdating sa contract ito, pwedeng malayo ito na nagiging problema sa'yo. Kung ano yung nandyan sa malapit sa'yo, ito muna. Ito muna. Parang, by the way, nakakita ko ng parang bird. I don't know if may kinalaman sa bird ngayon. Pwedeng may malapit na bird sa'yo or yung suot mo, may bird na ano na design. This could be your reading kung ikaw ito. Okay, or may malapit sa yung birds. Yan. So, sa nakikita natin, huwag ka masyado magmadali. Okay, lalo na sa finances. Kung hindi mo nakuha yon, okay lang yon. Kasi maraming opportunity sa tabi mo. And alam mo, lahat ng bagay na hindi nangyari sa'yo, ibig sabihin, hindi para sa'yo yon. Okay, yung what if, dun mo gamitin. Ibig sabihin, what if, sige, natanggap tayo. So, if this is a job, kunwari, no, what if natanggap ka doon? Tapos, ang ending, hindi pala magiging maganda yung kalalabasan ng pag-alis mo or pagpunta mo doon. So, okay lang yun. Diba? Everything na nangyayari sa'yo, kaya yan hindi mangyayari. Hindi dahil gusto kang palungkutin, bigyan ng problema, pero minsan, kaya yan dinadala ka dyan dahil hindi ka pwede doon sa dapat or iniisip mong puntahan mo dahil hindi ka naman talaga para doon. Mahihirapan ka lang. Parang ganun. Ililihis ka doon sa part na yun or pwedeng may mangyaring hindi maganda. Ganun. So magpasalamat ka na lang kasi tinatama or nilalagay ka doon sa dapat ka saan ka pumunta. So yung advice sa yun, yun nga. Huwag masyado magmadali. Okay? That's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.